ngayon para mag mai-demo ko sa inyo, pupunta tayo doon sa topic ng isang kaibigan na natin, no, na nag-donate ng sponsor kasi kailangan niya rin daw about sa CR niya, sa exhaust niya. No, kasi sa exhaust talaga, guys, no. Sa exhaust sa CR, ito yung switch niya, single switch 1 ganyan sa junction box. Nakatap yung wiring natin diyan, no. Pasensyahan niyo na, wiringan ko na to kasi para hindi matanggal. Nakatap diyan, tapos commonly itong exhaust natin, nakatap lang din diyan. Nakatap diyan sa wiring niyan. So once na inopen mo yung switch, pubukas ang ilaw, no. Hanggang yon yung unang demo natin doon sa ano natin. Sasabay yung exhaust. No, well yung iba, ayaw nila ng ganun. Gusto nila naka-separate. So kailangan niyo na ng tugang switch. Para sa gagamitin natin, no, sa mga wire. And good, kasi nakabili tayo ng ibang kulay. Meron tayong dating dinemo natin na 14. Na nakikita nyo pa yung mga tinaging natin. So, pag meron kayong color-coded wire, guys, hindi nyo na kailangan mag-tagging, no? Hindi nyo na kailangan mag-tagging. Ang problema nga lang kasi, kapag bibili kayo ng multiple wires, lalo na sa malalaki yan, no? Yan. Minsan, bumili ka nung unang kulay mo, minsan hindi na may mabibili mo ulit. Iba na naman yung stock nila. So, kapag meron kayong coded wire, commonly naman sa mga live wire, no, black, red, yan yung pang live wire. Tapos sa ating mga neutral, white, yellow, blue, tapos alam naman natin na yung ground is green, no? Yun yung mga color coded sa wire. Ngayon, meron tayong wire na 14, tatlo yan. Ito yung nabili natin ngayon lang. At ngayon, wala na kayong magiging problema kasi coded, ano na siya, no? Color coded na, so white and black. So dahil wala tayong red, pwede nating gawing live yung black at neutral yung white, no? So dito yan, lalagyan natin. Natuloy na niya, natutunan niyo na yung dun sa unang vlog natin, nakuha niyo na yung pag-installation ng tayong tatlong wire dyan, no? Tapos para sa ating live, hindi ko na pinaroon coded, pero kung gusto nyo, pwede rin yung color coded. So, ayan guys, as usual, ito yung nilinya natin nung unang vlog. Ang nadagdag lang, tatlo na sila, no? Tatlo na yan. Kasi gagawa na tayo ng tugang switch. Ito, napapasok yung tugang switch sa mga walang alam sa tugang, no? Tugang switch. Ngayon, doon sa kung paano ba mag-install ng exhaust fan sa mga CR nyo, commonly yan, kunyari nandito na yung inyong ilaw. Lagyan natin yan dito para may ninyo. Ayan. Doon sa unang vlog natin, napakadali lang yun. Susundan nyo lang yung unang natin ginawa, no? One gang switch dito. Ito yan. Hanggang switch, di ba? Pagka, paano pa mag-ano na exhaust fan? Magbutas lang kayo din sa ceiling ng CR nyo, nung size ng exhaust fan, no? Ito, hindi ito exhaust fan, ha? Blower, ito yung ano, exhaust blower ng computer. Demo lang natin kasi wala tayong exhaust fan. Ngayon, ito yung live ng ating ano, ilaw, no? Ay, wiring ng ilaw. Ngayon, ang gagawin nyo lang, guys, mag-splicing lang kayo dito, no? Ayun, bigyan ko kayo ng tip pagka nag-splicing kayo ng wire. Huwag kayong mag-splicing ng magkatapat, no? Kunyari dito, naglagay kayo dito. Tapos sa kabila, ganyan. Halos magkatapat. Huwag kayong mag-splicing ng ganun, guys. Kasi may possible na kapag yung tape nyo ay nawala na ng dikit in the long term, magkakadikit na yan, no? So magkakaroon ng shortage. Ang technique sa pag-splicing natin, guys, nandito yung isa sa baba, tapos yung isa ay nandito sa may taas. Yeah, magkalayo, no? Yan, no? Nandito yung isa, nandito yung isa. Ang purpose niyan, kaya magkalayo, guys, para kung sakaling mawala na yung dikit ng tape in the long run, kahit na magkadikit sila, hindi magkakaroon ng short circuit sa loob ng linya mo. So, kailangan nandito yung isa. So, ganun lang ang gagawin natin sa ating exhaust fan. Dukutin nyo lang sa loob ng inyong ceiling, itap nyo yung isang live doon sa isang wire.
Tapos yung isa, i-tap nyo rin sa isa. Pero kapag nagtatap kayo guys at hindi kayo ganong bihasa, no, baba nyo lang muna yun yung breaker. Baba nyo yan para hindi kayo makuryente. Ngayon, pag nakababa na yan, wala na yung linya, ang buong bahay nyo, patay na yan. Lalo na kung pinatay nyo yung tinatawag natin na main breaker. Ayan. Dito yan. So, itinap natin dyan. Itinap natin dito. So, once na binuksan nyo na yung single switch nyo, okay, yan. Pagka-on yan ang single switch nyo, guys, pag-on ng ilaw, sasabay na yung exhaust, bubukas na yan. Yan yung commonly, traditionally na nangyayari sa mga CR nyo, no? Pagka-bukas nyo ng ilaw, bukas yung ilaw, umikot yung exhaust, di ba? Well, yung iba, yung tulad nung ating kabarkada nga na nag-delete sa ating vlog, hindi natin mention kasi nirequest niya. Salamat sa kanya, no? Gusto niya, nakahiwalay yung kanyang exhaust pan. Hindi sasabay. So, doon na tayo papasok yung tugang. Ayan. May plate na yan. Yung isang one gang natin, walang plate. Ngayon, dito na papasok yung tinatawag natin na mga butas, no? Di ba? Yan yung nakikita yung bakit apat ang butas yan, di ba? Pwedeng tag-isa lang naman kasi switch continuous na dead and dead yung magkabilang point, no? Eto, ipagdaad tayo ng another wire para sa ating exhaust. Yan, para, kaya tayo nag-add, kasi itong dalawa na to, ay para sa ilaw. Itong dalawa na to, guys, is para sa exhaust. Doon sa mga gustong mag-live na mag-tapping, mag-slicing, na ang gusto nila ay nasa loob lang ng junction box. Pwede yan, pero meron din mga, pagka gusto mo makatipid ng wire, meron din tayong isang tip para dyan, no? Mamaya, papakita natin yan. Yan na yung linya natin, no? Dalawa sa... Yan. Dalawa dun sa ating, exhaust. Neutral and live. Dalawa sa ating ilaw. Neutral and live din. Tapos, tatlo sa ating switch. Bakit tatlo? Yung itim, para sa ating live. At itong dalawa, ay para sa ating neutral. Which is directly na sa exhaust. At saka sa ilaw. Papaliwanan natin yung mamaya para makita nyo. Tapos yung dalawa dito, para sa ating live. Ngayon, para sa ating switch. Ayan. Now, may nakikita kayo ditong walong butas, no? Ayan, yan yung sinasabi ko bakit apat yan. No? Yan, dyan na tayo gagamit ang tinatawag natin na jumper. Kasi, di ba, sinabi ko, dito kayo nag-tap ng live, dito kayo nag-tap ng neutral. No? O dito kayo nag-tap ng live, dito kayo nag-tap ng neutral, walang problema, kahit saan yan. Ngayon, dito nagagana itong tinatawag natin na jumper hole. Yan. Ngayon, may mga butas yan dito guys, no? Yan, nakikita, sa gilid. Yan yung makikita yung indicator ng lalim ng babalatan nyo sa wire. Yan, yan yung babalatan nyo. So, gagawa tayo ngayon ng jumper para dito. Ito ba ang kalalabasan ng jumper natin sa itsura nya? Yung ganyan. Yan, nakita nyo yan? Yan yung magiging kalabasan ng jumper natin. Dito natin, so, mamimili tayo. Dito natin lalagay sa part na yan yung jumper natin. No, kasi sabi natin dyan yung live. Iyan na natin. Tutusok nyo lang yan, lalo na sa mga bagong switch ngayon. Push lang. Yung mga Panasonic, kung gumagamit pa kayo ng mga Panasonic, may tornilyo yan sa gilid. I-unscrew nyo lang yun, luluwag yung ano yan, saka nyo ngayon hitbitan. Pero dahil mga gamit natin ngayon is ito, Royo switch. Tutusok nyo lang yan guys. Tutusok nyo lang ng ganyan. Pwedeng i-push nyo rin ng plies kung hindi kayo satisfied sa ano nyo. So yun yung yan ang silbi nung jumper natin. Pag tinap natin dito yung live, magkakaroon ito ng live. Pero, pag itinap nyo yung para sa ilaw, kunyari ito, ito yung ating live, no? Ito yung black. Tatap natin dyan sa jumper natin. Ngayon, itong dalawang wire, hindi mo naman isushoot dito sa dalawa din dito, no? Kasi one switch is para din sa isang susuplayan niya lang. So, dahil dalawa nga yung susuplayan nito, ilaw at saka exhaust, so kailangan baba mo rin yung isa. Nandito yung live natin. Yan, nandito yung ating neutral na isa para kung saan yan, madidetect natin mamaya. Kung para sa ilaw o para sa exhaust. Tapos itong isa, dito sa may taas. Kung para sa ilaw man yan o para sa exhaust, ganyan. No? Ganyan ang kalalabasan yan. So mamaya, ano lang muna natin.
So ngayon, ang gagawin natin, slicing na natin para masundan nyo na. Babalatan natin yung ating live. Tapos, bahala na kayong maganap mamaya kung saan nyo ilalagay yung ilaw or excess. Basta, pagka gusto nyo ano, kahit wala namang problema kung nagmamadali kayo, no? Kahit sa inyo may tab dyan, as long as mayroon na kayong tugang switch. Tugang switch ang tawag dito, guys. Ayan, napansin nyo guys, no? Hindi ko nilagay dito. Tapos yung isa, hindi ko rin nilagay dito, no? Kasi ito, kumuha siya ng live. May live na yan, may live na to. So, kailangan mo na lang is neutral. Neutral ng ilaw, neutral ng exhaust. Iyan ang silbi niyan. Pero hindi, pagka nag-neutral ka na, hindi mo na kailangan tumap dito para tatap ulit dito. Kasi magiging continuous yun para magiging dalawang shifts niya. Pag binuksan mo yun, walang silbi ng isa. Kasi na-tap mo na dito, parang nag-bridge na siya dito, dito, kahit hindi mo i-bridge. Walang silbi itong ibig sabihin. So, ito lang, ang silbi lang ito, pang-individual. Kunyari, naglagay ka ng ground dito, tapos ito ay naging neutral. So, yan, neutral ng ilaw. Yan yung switch niya. Tapos ito live, siyempre, para hindi ka na mag-wiring ulit ng galing sa taas. Yan ang purpose niyan, yung hole dyan. Kuha ka dyan ng supply ng lights, lagay mo dito sa isang switch sa baba, tapos kunin mo yung neutral ng exhaust, lagay mo na dyan, no? So, yun ang wiring niyan. So, ilalagay na. Kaya, nabuo na natin yan. Ngayon, dito ulit na papasok yung ating tester, no? Lagi kong inaano to, magandang klase. Pangalawa ko na to, yung una na ibigay natin sa tatay ko, no? Ang brand niyan, guys, na Aneng. Aneng ST182. Yan. Ang kagandahan nito, guys, kasi meron na siyang temperature. Tapos, dalawa na lang yung com hole niya. Yung dating binili natin na Aneng tester, tatlo yung com hole niya. Tapos, iilan na lang yung indicator dito. Hindi ka na masyado malilito. Dito ko na lang mag-a-adjust sa kanyang settings. No? So, yun yung ating tester na ginagamit. So, mga gustong bumili ng tester na to, hanapin nyo lang sila sa Lazada. Malami naman dun, hindi na natin sila pwedeng i-promote kasi ano, promote na lang natin sila kung sakaling ano, marami maghanap, no? Pero, hanap kayo sa Lazada or Shopee. Yan, no? Aneng ST182. Yan yung hanapin nyo na tester. Mura lang to, mga nasa 500. Lagi ko sinasabi sa live. Kukunin natin yung live, markingan natin. Since sana, eto, para makapag-test kayo na hindi nyo na na-tagging, nakalimutan nyo mag-tagging, no? Nagamitin natin yung ating tester. Tapat nyo sa dito sa yan sa may resistor na ayaw ko yan kung ano ohm sign, tapos pindutin nyo yung set dalawang beses, lalabas yung ohm sign. Ngayon pag pinagdikit nyo ito, itong ginagamit sa pang troubleshoot, tutunog kasi ito. Ayan, pinagdikit mo, tutunog, no? So i-clamp natin yun dito para makita nyo. So, hahanapin ko ngayon dito sa black, kasi parehong black. Hindi mo nakita na sa loob ng, di ba? Hindi mo nakita dun sa loob ng flexible kung nasan dyan yung, ito ba, ikadugtong nung isa. No? Ito ba, ikadugtong nung isa. Diba? So, kailangan, pag nalito kayo, gagamit lang yung tester, tetesterin natin kung nasan yung kabilang dulo nung isa. Ayun. So, tumunog na. Pag tumunog na yun, mamarkingan lang, itutupi nyo lang yan. Itutupi nyo. Then test again para sure. Ayan. So, yun yung ating live, yung nakatupi. So, ngayon, tatap na natin yung live natin dito sa ating live sa switch. Ayan. Stream ko ulit, no? Nalito ako eh. Kapag nalilito lang kayo, tetesterin nyo lang ulit lagi. Pag nalilito kayo sa mga wiring, testerin nyo lagi. Yan ang purpose ng tester, no? Tester kayo lagi. So, na-tap na natin yung ating live sa switch. So, dahil live yan, guys, no? Hindi nyo pwedeng hawakan yan. So, iti-tape natin yan. Yan, dito sa demo natin, kahit makaubos tayo ng ilang electrical tape, walang problema kasi nag-sponsor. So yan, ibababa na natin yan, no? Yan na yung live natin, ibababa na natin yan. So ang natira dito sa isang linya natin is yung
neutral ng live ng line papasok sa bahay. Ngayon dito sa dalawang switch natin, no, yan. So ang kung gusto mong gawing live yung itim para sa exhaust, yung nasa gitna niyan, ito yan yung may tagging. Itong gilid ng receptacle, ito yung neutral natin. So kukunin natin yung neutral. Neutral muna tayo kasi yung live natin sa switch manggagaling, no. Kunin natin yung neutral ng ilaw. Ito yung ilaw. Tapos ito linya ng exhaust. Kunin natin, sabihin natin kahit sana diyan kasi wala nang problema diyan. Yan yung neutral niya, no. Ngayon kukunin naman natin yung neutral ng supply. No, kukunin natin tong neutral ng supply. Yan, no? Pinagsama ko yung neutral ng ilaw saka neutral sa exhaust. Ngayon kunin natin yung neutral papasok sa loob ng bahay. So, ito yung sinasabi ko, guys, no? Ito yung ground. Yan. Kahit di na natin yung tapean. Lalabas ko lang yan para hindi kayo ma-confuse. Yan. Yan yung neutral natin. Ngayon, ang natitira, no? Ang natitira, live ng ilaw. Diba? Tapos, live ng exhaust. So, ito yung galing sa ating switch. Yun yung natira, no? Live ng ilaw, again, live ng ilaw, live ng exhaust. So, itatap na natin yan. Dito, wala na, ito yung sinasabi ko, no? Huwag nyo napansin yung tagging. Dito, wala nang problema kasi nagtitik nyo na kung nasa na yung live nyo. So, once na nag-switch na kayo ng switch, pindutan ng switch, magiging live na itong dalawa na neutral na galing sa switch. Ito. No, kasi tatawid na yung neutral natin, ay yung live natin, tatawid na dun sa neutral. So magkakaroon na sila ng tinatawag na contact. Diba? Pero pag walang accessories, puputok shortage. Pero kung may accessories, imbis na puputok, iilaw or gagana. Magkakaroon ng kuryente. So ito yung ano natin, natirang neutral. Neutral na magiging live na. So ito yung para sa exhaust, yung black, no? Lagay natin dyan. Ito guys, titipan na natin kasi magiging live na nga siya, di ba? Titipan na natin ito kasi magiging live. Tapos yung isang neutral ng switch, punta naman natin dito sa dito. Neutral na live supply ng ilaw. Pero kahit pagkabalik sa dyan, walang problema kasi ang pinitrace lang naman natin yung live. Kung alam mo kung nasa ng live, no? Kasi yung live ang importante na hindi masugat, hindi matapan ng kung ano. Pinipandan natin yan kasi magiging live na yan. Ayan na. So ito dalawa. Ayan. Ikabit na natin. Ha? Tapos ito, hindi natin ito pwedeng itap kasi demo lang ito, no. Tetesterin ko na lang ito mamaya. So, ayan guys, no, na-itap na natin. Na-itap na natin lahat. Ito na yung para sa exhaust. Para sa ilaw. Yan, yung unang vlog natin, 1-gang switch. Ito, 2-gang switch. Dalawang na ang susupply mo dyan sa 2-gang. So, kaya tinawag na 2-gang. So, ayan, na-itap na natin lahat. Yung ating neutral, no, yung papakita ko yan. Hindi ko yung tinipan. Para maipakita ko sa inyo. Ngayon, itatap na natin. Ngayon, dito ulit sa una kong vlog, papakita natin. Meron tayong gamit dito na outlet. Sasaksak natin. Ha? And again, angat natin. Tapos, kung meron kayong tester, ito karaniwan, wala to sa ibang mga tester. Eh. Ito, mas maganda kasi to sa digital. Yung NCB niya, guys. Ito niya yan, NCB. Yan yung gagamitin nyo. Pagka sinabing NCB yan, guys, ito yung nakakadetect ng kuryente. Yung, hindi ko lang malam meaning, no, pero isi-search ko one time. Ang meaning ng NCB, guys, ito yung nakakadetect ng mga live voltage. Kahit taga 12 yata na detect nyo ito. No? Kaya magkakaroon na yan ng ano, ayan o. No? Nagkakaroon na ng, ano na yan, nagkakaroon na ng
kuryente. So ngayon, hahanapin natin. Ayan, yung maganda to, nakalayo ako. Hahanapin natin kung nasaan yung live. Kasi hindi nyo alam kung na-tap na yan. No? Hindi natin alam kung nasaan ang live dyan at saka yung neutral. No? Tetest rin natin. Ayan. Mabilis yun. So baka natin yung neutral. Dito sa kabila. Ah, wala. Ayun yung sinasabi ko guys, no? Malayo. Hindi niya ma-detect. So hindi na, walang tumutulog talaga. Ayun, no? Pero dito sa kabila. Papakita ko paano nyo i-troubleshoot bago itap ulit sa live para ma... Lagi nyo gagawin yan sa 1-gang, 2-gang, 3-way, sa kahit ano. Bago nyo itap sa inyong breaker, titest rin nyo. So ilagay natin sa diode sign. Ngayon, kung gumagamit ka again and again, gumagamit ka ng analog, gumagamit ka ng analog tester, no? Iano mo lang yan sa X1, X10, X... basta yung may X, no? Ito kasi magkakaroon ng contact. Set nyo pala sa dalawa. Yan, yung ohm sign. Yan. So, detest rin natin yung ating ginawang linya, no? Kung meron ba tinatawag na short circuit na nangyari sa loob. Ang pag-testing lang yan, guys, ang pag-troubleshoot yan, yan to. Ilagay nyo lang dito sa bandang dulo ng isang live. At saka dito sa kabila. Yan. Oh, wala, di ba? Ngayon, on natin yung ating switch. Oh, wala, di ba? Naka-on yan. Off natin. Testing nyo. Wala, di ba? So, ibig sabihin, good ang ating linya. Pwede nyong itap sa ating live supply. Ngayon, kapag ang nag-tester naman kayo ganun at pumalo, yeah, sa ating analog, pumalo. Yan, hindi kaya sa ating digital, tumunog. Ibig sabihin, wag na wag nyong itatap yan guys. Wag nyong itatap dito sa ating breaker. Kasi, ibig sabihin, may wire na nagkadikit sa inyong linya dito sa loob. No? So, hanapin nyo muna yan. Unang-una, sa pag-trace nyan, tuturuan ko rin kayo paano mag-troubleshoot. So, di ba? Wasa tumunog dito. Dito kayo papasok ngayon. Maghahanap kayo dito ng wire. So, doon na tayo papasok. Dito, kung gusto nyo, ayaw nyo na kagad pumasok dyan. Dito kayo. Dito, yan. Live and neutral, oh. Pumalo. Pak. Dito na kayo kung gusto nyo mabilis matrace. Dito kayo sa accessories. Binuksan nyo yung junction box. Hanapin nyo yung accessories ng ilaw. Ito, ilaw. Puti. Ito, puti. Neutral. Oh, positive. Neutral. Pak. Pumalo. Oh. So, ibig sabihin, yung linya ng ilaw mo sa loob ng ceiling may problema. Pero kung hindi, itong ano natin, exhaust. Positive. Ito yung positive na loob. Positive neutral. Oh. Positive neutral. Pak. Hindi pumalo. O kung pumalo, yun ang may problema. Guys, yung linya nyo nang papasok sa ceiling. Kasi yun ang sinasabi ko, no? Pag meron kayong live doon sa loob ng ceiling, delikado yun. Pero kung ano, dito nyo lang makikita kagad kung nasan yung troubleshoot ng live. Pero yan, yung sinasabi ko. Kahit tawakan nyo yan, oh. Ay, tatap na natin. Tatap na natin. For the live, no, yung may kope. So, yan guys, natap na natin, no? Ngayon, i-on na natin. This is the moment of truth na lagi natin yun, ano? Lagi natin... Ayan na, this is the moment of truth nang lagi natin sinasabi kung okay ba yung linya natin. May bago tayong bumili dito, no? Ayan. Hawakan ko, wala pa, hindi pa naka-on. Wala. So, wala tayong live, no? Itataas natin yung breaker. Hawakan ko. Naka-off yung switch. Wala. Hindi kayo makukuryente, di ba? Pero neutral yan. Ito yung live natin, no? Ilaw. Tiyan natin yung ilaw. No, kinalagay na natin yung ilaw natin. Bubuksan na natin tong switch. Ayan. Patay yung switch. Hawakan ko. Diba? Oh, buksan ko. Oh. Nagtataka kayo, hinawakan ko. Pero may linya yan, live. Ang technique dyan guys, nandito kasi yung live natin. Once na pinatay mo yan, pero yan, kung inon mo na yan, rarekta na yung kuryente mo, meron na yan. Oh, yan, live. Pero kung wala, hawakan ko. Wala. So, yun yung technique guys. Live yan, good yan. Oh, tapos dito, testin natin kasi hindi natin pwedeng itap yung ating exhaust.
No, hindi natin pwedeng i-tap yung ating exhaust. So, para malaman natin kung live itong ating linya papunta sa exhaust, on natin yan. Test rin, live troubleshoot. Ayan, umiilaw. So, ibig sabihin guys, good ang ating linya from the line, no? Ito, another technique. Diba? Good na yung linya natin. Sabihin natin, oh yun, magpapalit nga tayo ng bumbilya. Tanggalin ko yung ating bumbilya. Oh, wakan ko. Oh. Hindi ako nakakurente guys. Pero pag ginan ko yan, oh, live na yan. Patayin ko yung switch. Pagpalit ako ng bumbilya. Oh, kikita nyo, hawakan ko. Oh, hindi ako nakukuryente. So, yun ang kagandahan, guys, kapag inyong live, ipinapunta nyo sa inyong switch. Kasi, yung live, patayin mo lang yung inyong switch. Kahit kalikuti mo na yan, lagi ko sinasabi, oh, kahit kalikuti mo yung inyong linya sa inyong ceiling, hindi na kayo makukuryente, hindi na kayo takot. Pero, ito ang lagi ko sasabihin, once na ito ang masira, ibaba mo lang inyong breaker. Saka ka na magpalit ng inyong accessories. So, ganyan yung mag-tap ng ating tugang switch, which ang sinusupplyan is yung ilaw at ang ating exhaust. Ngayon, this is the one tip na gusto kong ipaano sa inyo, no? Gusto nyo na makatipid ng linya. Nasaan yung ating neutral? Sabihin nyo, nakita nyo yung isang neutral dito, nasa loob ng ceiling, kunwari, no? Para hindi na kayo mag-wiring. Neutral, black. Ito, black ng sabihin natin ng ano. Pero kahit ano dyan, kahit red. Basta hanapin nyo yung neutral. No? Kunyari, naharap nyo yung neutral. Ito yung neutral. Isa. Tap nyo dyan yung inyong exhaust na isa. Yan. Tapos, ito yung positive natin, no? Dito yung positive nung isa. Tanggalin nyo na yan. Tapon nyo na yan. Ito na, bali tatlo. Ito yung galing switch na isa, di ba? 1, 2. Ito yung galing switch. Live na yan. Ito yung neutral. So, ibig sabihin, nakatipid ka. Bakit? Imbis na maggawa ka ng bagong neutral papasok sa yung junction box, ang ginawa mo, nag-tap ka na lang ng neutral dito sa neutral ng ilaw. Problema ba yan? Hindi problema yan, guys. Kasi wala naman yung kuryente. Parang nakijump ka lang dyan sa kanya para makatipid ka ng linya para hindi ka na magtatap doon sa junction box ng isang linya, no? Parang ito yung neutral ng ilaw, nakitap ka, ito yung live, tinap. Ngayon, itong live, ito ang hindi mo, ano, hindi mo mahirap gawin. Talagang kailangan mong pumasok sa ceiling, maglinya ka ng bagong linya na single lang, isa lang, pasok mo sa flexible loss, baba mo sa switch, kailangan may baba mo sa switch, no? Tapos mag-a-add ka ng another switch. Tapos yung jumper, oh, doon ka na magja-jumper yung tinuro ko. So, kailangan mong magpasok ng isang. So, ngayon, siyempre, may nakapasok na dalawa doon sa dati mong linya kasi mag-i-repair ka nga lang, no? Mahirapan ka magpasok ngayon pagka malalaki yung wire. So, ang gagawin mo para makadali ka nga isa lang. Yung live mo lang para sa inyong exhaust fan. Kasi kapag kinuha mo yung live ng ilaw, pareho silang bubukas palit, no? O hindi kaya magka-short circuit ka. So, ang gagawin mo lang, isang live lang. Ito, para makatipid. Ito yung another tip. Pasok ka dito, kuha ka ng isang live, yun yung isang live, oh. Yung isang puti dyan. No, yun yung gagawin mo. Tapos yung neutral ng exhaust pan natin, hanapin mo lang yung neutral ng, ito, neutral. Nakita mo naman yun, tinap mo kagad dun sa breaker, or hindi kaya testerin mo ng inyong multi-tester, nalalaman mo na walang current flow. No? Yan. Diyan mo lang itap ang inyong neutral, tapos yung bago mong in-install na single wire, yun yung live na nakatap dito sa inyong switch. Yun yung ipapasok mo, papasok sa linya. Yan yung mahirap. So, kung ano kaya, pasok ka sa inyong ceiling, pasok ka na isang wire, baba mo sa inyong switch, nagawa ka na isang switch, tap mo doon, tapos may live nga itong isang switch natin, no? Kuha ka dyan ng live, baba mo dito sa inyong ilaw, meron na itong live. No? Yun, para makatipid ka. Pero kung ayaw mo mag-splicing kasi takot ka sa splicing, pero ito, ginagamit ito noon pa para makatipid sa wire. Ayaw mong splicing, no? Gusto mo magsarili ng wire. Para hindi ka mahirapang mag-trace kasi minsan doon nagkakaroon ng problema, eh. Mga balat-balat, no? Yung maraming balat-balat ng wire. Yan. Yan.
Yan, ganyan. Lagyan mo na. Hindi natin pwedeng itapas ito. Pero good ito. Linya natin. Umiilaw yan. So, yan. Yan natin na yun. Baka makurente tayo. Yan. Yan, tinap natin yung excess natin. Kunyari, negative, positive, or ano, live and neutral. Testing ulit natin yung linya natin. Angat natin yung breaker. Oh. Good. Ito, pag binuksan ko yan, good din yan. Kaya nga lang, kasi nga ito, 12 volts yan, susunugin niya yan. So, yun yung ating linya, guys, no? Yun yung baba lang natin, para safety. Ayan, yun yung ating linya ng, ano, ng tugang switch, dalawang susuplayan, ilaw, at saka exhaust, no? Pwede rin yan, ilaw din. Kung gusto mo, tugang switch, ilaw, ilaw. Itong ilaw na to, nandun sa kusina mo. Itong ilaw na to, nasa sala mo, no? Tugang switch. Pinuksan mo yan, ilaw ng, pwede mong gawing supply ito ng ilaw. Ito, ilaw din kung saan. Basta tugang switch, pwede yan sa ilaw, parehong ilaw, no? Ilaw ng kusina, ilaw ng ano, yan yung tugang switch. Either kung gusto mo, nasa loob ka ng CR, i-separate, magkaroon ng sariling kill switch yung exhaust fan mo, ito yan. Tugang switch, mag-add ka lang. No? Mag-add ka lang ng another switch para magkaroon ng sariling switch yung iyong exhaust fan. Tapos, ang gagawin mo lang, kung gusto mo magtipid, danapin mo yung neutral. Para malaman mo yung neutral, switch mo yan. Testerin mo dito kung nasan yung live. No? Hindi kaya, hanapin mo sa junction box kung nasan yung neutral, no? Yun. Pag na-trace mo yung neutral, doon mo itap yung iyong exhaust. Ngayon, yung live, hindi ka naman pwede kumuha ng live nung ilaw. So, gagawa ka ng another live. Yun yung magdadagdag ka lang ng isang wire. Pero kung ayaw mo yun, gusto mo junction to junction wiring, eto, gawa ka ng bagong line ng wiring, pasok mo dito, tap mo sa exhaust, tapos baba ka sa switch, gawa ng bagong switch. So yun, yun yung ating tugang switch, no? Para ito dun sa ating barkada na nag-sponsor sa ating GCash, no? Yun, kung hindi niya pa alam, ayan, ibinigay na natin. At saka dun sa in-sponsor niya, no, salamat dun sa ibinigay niya, no? Malaking tulong para sa atin, guys, kasi meron na tayong receptacle, ilaw, junction box, at saka wire doon. Kung hindi ka pa naka-subscribe sa ating YouTube channel, no, paki-subscribe tayo sa Kabuild Mo. Kabuild Mo sa YouTube channel natin. O hindi kaya, meron tayong Facebook page, yung Kabuild Mo lang. Ah, Kabuild lang pala sa FB page. Meron din tayong gaming page, yung tinatawag natin na Kabuild Mo Gaming, no? Doon, ginagawa din natin yung ating mga trip lang pag nagpapahinga. Ngayon, kung gusto nyo yung malaman din yung, kasi live streaming din yun, ibablog ko din yung one time, medyo mahaba nga lang yun, so hindi natin maharap para ngayon. So, ibablog ko yun, kung paano ba mag-live stream. So, ngayon guys, doon sa mga nanood, salamat. Doon sa ating subscriber na 60, salamat sa inyo, no? Tapos, kung nagustuhan nyo yung ating video ngayon, paki-like, paki-share sa mga kakilala. Etong video lang naman na ito ay doon sa mga walang makuwang electrician sa bahay. No? Tapos gusto mo mag-electrician ng sarili mong sikap, eto, sundan mo lang yung tip ko, makukuha mo na yan, no?